Matindi po yung revelasyon niya dito, mga kababayan ko. Sa hinaba-haba ng kanyang mga sinabi, Diyos ko po, mga kababayan ko, eto na po, mga kababayan ko, dinikdik niya ng tuluyan si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. Eto po, mga kababayan ko, tuloy natin. Gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Pinangalanan niya po dito, straight to the point, mga kababayan, ako, Pangulong Bongbong Marcos, akala ko tuwid kang tao. Sunod na sinabi niya, ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Si First Lady Lisa Marcos daw, akala niya daw po ay tuwid daw pong tao. Teka lang, kailan ba sila naging baluktot? Masyado seryoso eh, tuloy natin. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan? Na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session. Marlika! Meron daw sex orgies or ano, yung grupo na nagpa-pop session daw tapos nagkakaroon ng kemirot-kemirot daw, mga kababayan ko. Na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagse-sex orgies kayo. Totoo ba? May mga session ng nagkakila kayo ng mga budo. Ako, mahirap na paratang to, mga kababayan, ha? Nako, Pastor, medyo pinaparatangan mo si First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y nagkakaroon daw ng session na jerbakan. Tapos nagje-jerbakan yung mga ina, yun yung punto mo, Pastor eh. Ang sabi ni Pastor dito, mga kababayan ko, yung mga ano daw, nagje-jerbakan daw, tapos umaarkila daw ng ganito, ganito, ganyan sa palasyo. Aba, parang kinontent ni Maharlika, tas kinontent mo na rin ah. Hindi kaya isa lang ang sources nyo di Bukeke? Tuloy. Expert from Africa. Pagkatapos yung session, Martes, at pagkatapos Biyernes. May sinasabi siya dito, mga kababayan ko, na si First Lady Lisa daw po, mga kababayan, ay nag-hire daw po ng mga mangkukulam from Africa. Nag-hire daw po ng mga mangkukulam from Africa. Nagpupunta daw po sa Malacanang ng kukulam daw po. Medyo curious ako doon, Pastor. Tuloy. Expert from Africa. Pagkatapos yung session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Pagpapakulam daw po si First Lady Lisa. Lima yun ang nangkukulam si Maharlika, si Bukeke, mga kababayan, pastor naman eh. Ang nangkukulam si Hitad, di ba may paganyan-ganyan pa si Maharlika nung ano, Lisa butod mo, kinukulam niya na ganun. Baka yung sources mo, pastor, si Maharlika, di kami maniniwala sa yun yan. Di na kami maniniwala dyan. Nagugulam. Yung sinasabi mo kasi with the, is the same na sinasabi ni Hitad, mga kababayan eh. So totoo lang ha, same na same ng kwento ni Bukeke, mga kababayan ko. Kaya medyo curious ako sa mga sinasabi mo. Tuloy. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag devil worship na kayo kung totoo man ito. Oh, pahit ikaw eh. Hindi mo ba sasabi, Pastor eh, kung totoo eh. Palike nga ako ng live stream natin, paabuti natin ng 400 likes tong video na to, mga kapatid. Kahit ikaw eh, nagtaka ka na rin eh, tuloy. Nag-devil worship na kayo, kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Hindi naman paghihirapan talaga yan. Ang trabaho ng palasyo talaga is magkaroon ng magandang destination itong ating pamahalaan. Kaya tayo nagbabayad ng taxes, nagbabayad tayo ng buwis, sila yung nagbabudget. Pampagawa ng infrastructure dito sa eskwelahan, pampagawa ng infrastructure ng mga karsada, pampagawa ng kung ano at budget na naipamimigay sa ating mga kapwa Pilipino. Yun po ang ibig sabihin nun, Pastor. No? Yun po ang ibig sabihin nun, ha? Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Karapatan, talagang po sisingilin kayo ng gobyerno na singilin po kayo ng taxes.
Saan po kayo makakita ngayon, can you imagine, import from China tapos papunta sa Pilipinas, walang tax? Eh, hindi naman po pwede yun. Karapatan po ng bansang Pilipinas, kung nasan man po kayo, na magbayad po kayo ng buwis. Kung kami nga po eh, bumibili, nag-i-import sa ibang bansa ng mga produkto, nagbabayad kami ng buwis sa customs. Talaga pong kasalanan, talaga pong karapatan po ng bansa natin yun. At obligasyon nyo po yun kapag kayo po yung nag-import. Hindi po pwede na mag-i-import po kayo ng libre lang. Wala pong ganun, Pastor. Tuloy. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito? Hindi naman po pwedeng isumbat nyo yung bilyon-milyon ang binabayad po ninyo pa kasi nag-i-import po kayo. Kagaya nga po na sinasabi ko, mga kababayan ko, kagaya na sinasabi ni Maharlika, ni Bukeke, na nagbabayad sila ng milyon-milyon buwis, nagpapasok sila sa Pilipinas. Sinasabi ni Pastor, nagbabayad siya ng buwis. Anak ng teteng, karapatan ng bansang Pilipinas, kunin po sa inyo yung dapat kunin kasi kayo po ay meron na nasa batas po natin yan. Kung ayaw nyo po nun, baguhin nyo po yung saligang batas natin, yung Constitution ng Pilipinas. Napaghahalataan po tuloy ngayon, Pastor, na iisa po yung mga sinasabi nyo ni Maharlika. Diba? Yung mga salitaan po ng ganyan, Pastor, sorry ha. I'm sorry, Pastor ha. Pero yung sinabi nyo po na diretso na, ganyan sa akin ngayon, medyo nagkakahinala po ko na iisa po yung inyong connection. Diba? Imagine nyo, hindi, obligasyon mo yan eh. Bilang isang Pilipino, magbayad ka ng buwis eh. Hindi po porke appointed son po kayo at anak kayo ng Diyos, exempted na po kayo dun sa tax. Diba mga kababayan ko? Totoo. Bakit? Hindi po porke sinabi na kayo po ay appointed son of God, kailangan po ba exempted po kayo sa tax? Kailangan nyo po magbayad ng buwis. Diba? Yung sinasabi ni Maharlika, mga kababayan ko, nagbabayad ako, nagpapasok ako ng pera, dolyar sa Pilipinas. Bakit? Karapatan ng bansa yun. Utang na loob pa ba ng Pilipinas kay Maharlika yun? Ito sinasabi ni Pastor, yung mga ini-import niya daw sa China, binabayaran niya ng bilyong-bilyong buwis. Karapatan ng taong bayan na singilin po sa inyo yun dahil nasa batas natin yun. Diba? Ang sisihin niyo po si Duterte kasi ayaw baguhin yung saligang batas natin. Ayaw baguhin yung Constitution. Correct me if I'm wrong. Diba? Tama lang po tayo. Nagsasalita po tayo, diretso. Okay, tuloy natin. Matuwid ba kayo? Tanongin ko po kayo, naging matuwid po ba kayo? Tuloy po natin, mga kapatid. Tuloy lang natin yung ating discussion, mga kababayan ko. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI? Ano daw, mga kababayan ko? Totoo ba? Tuloy nga. Kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyong ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Totoo ba? Ito, accusement to, mga kababayan ko. Accusation to. Totoo ba na si First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay di umano na inaakusahan ni Pastor Kiboloy na nakikipagsabwatan sa FBI para kunin daw siya? Well, nasa batas din natin yun. Ang FBI ay pwede makipag-communicate sa Pilipinas kapag yung wanted sa kanila ay nandito. Eh for example, Marwan, mga kababayan ko. Marwan, nasa Pilipinas, top 20. Jemaha Islamiyah na nasa Pilipinas, pinagurgur, di ba mga kababayan ko? So natatakot din po kasi kayo kasi baka mamaya FBI ang gumalaw, natatakot to si Pastor ngayon. Tuloy, mga kababayan ko. Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, hindi nyo lang po sariling bansa ang Pilipinas, Pastor. Mawalang galang lang po ha. Nire-respeto ko po kayo. Hindi nyo po sariling bansa lang ang Pilipinas. Okay? Please don't claim na kayo lang po ang ano. Ang bansa po natin ay pag-aari po ng sambayan ng Pilipino. Okay po? Kasi po kayo po ay isang Pilipino, Pastor. Tuloy po natin. I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Ay, yun po ang problema doon. Ang tanong ko po kasi dito, paano po kayo re-respetuhin ng taong bayan at paano po kayo mapatutularan ng ibang tao kung ang sarili nyo po dito, Pastor, ay hindi nyo po nakikita. Diba? Ano po ba yung pagkakamali nyo na napansin po ng tao?
Number one, separation of church and states. Dapat po hindi kayo nakikialam sa pampolitikang usapin at sa pakikialam sa politika. Dapat po ginagaya ninyo, tutularan nyo po si Ka Eduardo Manalo at si Kuya Daniel Rason na hindi nakikialam sa usapin ng politika. Kasi mas inuuna nila ang kapakanan ng pagliligtas ng kaluluwa kagaya po ng sinasabi ninyo. Kasi po mga kababayan ko, napansin ko po, diretso po ako dito, kayo lang po ang bukod tanging evangelist na nakikialam sa politics dito sa bansa. Kung hindi po kayo nakialam dyan, opinion ko po to, hindi kayo mapapanik, hindi kayo magkaroon ng problema dyan. Diba? Isa pa po, no? Isa pa po. Kung respeto po ang hinahanap ninyo, talagang respeto po sa taong bayan, mawalang galang pastor, I really admire you so much. To be honest, totoo lang pastor. Pero po, parang nasaktan ako sa mga sinabi niyo po ngayon. Parang hindi po ata yung Pastor Kiboloy na napapanood ko po yan. Parang hindi po kayo yung Pastor Kiboloy na napapanood ko sa television. No? Kasi ganito eh. Sabihin niyo po, rerespetuhin po kayo. Talaga pong rerespetuhin kayo ng taong bayan. Because marami pong mga Pilipino sa Metro Manila ang kinikilala kayo. Marami po dito sa Metro Manila ang bilib na bilib po sa inyo. Na hindi po sa pagiging hindi po sa pagiging nakikialam o nakikientrada sa loob ng politika, marami pong believe sa inyo, sa inyong mga nagagawa through evangelism sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Piruin niyo, 'di ba? Kinabiliban po kayo ng bansa, napatigil niyo po yung EDSA. Nagka, 'di ba? Napatigil niyo po yung ABS-CBN sa salita niyo lang pong stop. Marami pong bumilib talaga sa inyo doon. Kayo lang po nakagawa nun. At kaya kami lahat, nabibilib din po. Diba? Sabi nyo nga po, kayo po ay appointed son of God. Kung respeto po ang kailangan ninyo, matuto po kayong respetuhin natin, yung kapwa natin. Bago po kayo respetuhin ng taong bayan. Hindi po, ako, hindi ako maniniwalang hindi kayo marunong rumespeto kasi hindi nyo po mapapalaki ang Kingdom of Jesus Christ kung wala po kayong respeto sa mga miyembro ninyo. Kaso ang problema po, pastor, sabi ko nga po, nasobrahan po kayo sa pakikialam sa gobyerno. Galing ng opinion, di ba? Ganyan ako mag-opinion, tuloy. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Yan ang mahirap sa'yo. Diyan ka magkakaproblema sa taong bayan. Did you think, mga kababayan ko, makikinig sa kanya ang taong bayan? Nasasabihan niya bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, bumaba sa pwesto si Martin, bumaba sa pwesto si FL Lisa. Paano bababa si Lisa? Eh wala naman pwesto si Lisa sa gobyerno. Diba? Mga kababayan ko, isa pa. Mga kababayan ko, bakit bababa si Pangulong Bongbong Marcos? Who are you to tell that to our president? Like I said, meron tayong batas. Separation of church and state. Ang pakialaman mo yung iyong relihiyon na itinayo na Kingdom of Jesus Christ, ang pakikialam ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga Pilipino na nandito sa bansa natin. 'Di ba? Ito kasi hirap eh pag claiman ka lahat ng kaluluwa sa iyo. 'Di ba? Tuloy. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto at titig na ito. Hanggang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may ininga pa ako, para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabuat ang mga magkapiling Pilipino. Ano to? Ito, na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maaasahan natin sila. Seriously? Ganyan na yung thinking mo, pastor? Well, ako lang magsasabi, medyo lalaylo sa'yo tao, promise. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already! Uy! Ano yun? No! I am God already? Pastor ah, medyo sisitayin kita dun. No? Medyo sisitayin kita dun. I am God already. Yung sinasabi nyo pong kayo po ay Diyos na, ay mahirap pong paniwalaan yung pastor. Pastor, ito lang po ah, diretsahan po ako. Kaibigan ko po kayo, nakilala ko po kayo, we are not true friend na magkayano. Pero, mapupuna ko po kayo kasi ako po'y bili, ako po'y Kristiyano. Ako po'y naniniwala sa Diyos. Ako po'y naniniwala sa Diyos na sinasamba po natin. Eh medyo,
mahirap po yung sasabihin yung ganun, pastor, na I am God already. Na kayo po ay Diyos na. Hindi po kayo pwedeng maging Diyos. Pastor, maniwala sa hindi ah. Ako po kasi nag-aral eh ng pagkaan ng theology. Sa totoo lang. No? Sa totoo lang. Alam niyo po yung claiman po ninyo, na you are appointed son of God. No? Wala naman po sa Biblia 'yon. Si Kristo Jesus lang ang nilalang na anak ng ating Panginoon, ng Diyos Ama. Wala pong nakasulat sa Biblia na kiboloy. Ito totoo to ah. Totoo to ah kasi may Diyos nang nababanggit eh. Ayoko, hindi ko naman inaano. Totoo to. Well, paghanap po kayo sa Biblia na meron pong words at balita o talata na nasasaad doon na anak ng Diyos si Kiboloy. Wala po. Wala po kayo makikita. Ang natatanging anak ng Diyos Ama sa Biblia, ang nakalagay po doon ay si Hesukristo. Hindi pa nga po Hesukristo ang tunay niyang pangalan, mga kababayan ko. Diba? May JHW. Wala pa nga pong nakalagay na Kristo. Wala rin pong nakalagay na kiboloy. Mga kababayan ko. Sa makatawid, mga kababayan, tinatawag natin Kristo ang Panginoong Jesus. Yahweh, kung tawagin. Tama po ba ako, mga kababayan ko, na ipinanganak sa sabsaban at hinadya na sinabi ng Diyos na iluluwal ni Maria. Eh, hindi naman niluwal ni Maria si kiboloy. Di ba, mga kababayan ko? Kaya wag niyo po, ito, masaling ko lang po kayo doon ha. Pasensya na po. Hindi po pwedeng sabihin niyo na pwede po sabihin na appointed son of God po kayo. Wala namang problema doon. Pero, kasabihin niyo po kayo po ay Diyos na. Eh, hindi po pwede yun. May Biblia po tayo. Di ba? May Biblia po tayong sinusundan. At Kristiyano po tayo. If you say na, itong Biblia na to nagsasabi. Hanapan niyo po ako ng talata na si Kiboloy po, na si Kiboloy po ay natatala sa loob ng Biblia. Kapag si Kiboloy po ay nasa loob ng Biblia, titigil na po ako mag-content. Titigil na po ako sa pagbablog. Pupusta ko na po ito. Hanapan niyo po ako ng salita na si Kiboloy. Si Kiboloy yung tinutukoy sa Biblia na Mesaya. Sige nga po. Kasi bago niya po ariin ang mundo, si Jesus ang may pag-aari ng mundo kung kayo po ay Kristiyano. Diba? Mga kababayan ko, baka pag sinabi niyo po sa mga Muslim yan, manggig. Tuloy. I am leaving death in your book! CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyo gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body kung hindi ko tatabla ng bala. Ilat! Hindi... Kung magiging glorified body daw siya, mga kababayan ko, ay hindi daw po siya tatablan ng bala. Mga kababayan, no? Sige. Alam mo marami nang nagpretend eh. Yung iba taga-taga ganyan, hindi daw tatamaan ng bala. Pero ito, mga kababayan ko, for sure, ako to be honest, ang katawan natin, that's too impossible. Kung yung paniniwala niyo mag-glorify po ang katawan ninyo, wala nang problema sa inyo po 'yan. Hindi ko po kayo aanuhin dyan, pastor. Pero ang pagdating dito sa usapin lang po ko, mga kababayan ko, tatamaan ng bala, hindi natin masabi. Siguro, pag nangyari po yan, totoo po yung Diyos ninyo, mga kababayan ko. Yun lang. Tuloy. O kaya, tatablan pa ako sa pagdating di pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na. Para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito. Totoo po yan. Hindi po talaga mananaig, pastor, ang kadiliman sa bansang ito. Dahil hindi rin po namin hahayaan na pabagsain po at maghari ang kadiliman dito sa ating bansa. Kahit kailan, wala pong piyona na mauupo sa Malacanang. Diba? Totoo yan. Baka mamaya magkaroon tayo ng president check. Hindi, ang akin lang po mga kababayan ko, hindi na po magpapaloko ang taong bayan kasi for how many years na po tayo nahihirapan. Alam ko naman po, pastor, na how many years na rin po kayo lumalaban for poverty.
And I really admire you. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko babaguhin yon sa mga ginagawa nyo pong charity, pagtulong, mga kababayan ko. Totoo naman po yan. Sacrifices ng mga workers ninyo, nang hihingi kayo ng donation all over the world, talagang pinupuspus ninyo kasi may napupuntahan. Pero may napupuntahan naman din po yung prera, mga kababayan ko. Gumaganda naman din po yung pamumuhay ninyo. Totoo yan, kasabayo kasi pupuspusin ka talaga ng Panginoon. Tama kayo dyan. At karapatan nyo po yun bilang pastor. Tuloy. Habang may boses na ganito, sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ang terisal ng kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Ipinagbili? May perang involved ba? Weird. Hindi ako papayag hanggang ako ay may buhay at hilinga. Tutad, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handang makapunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking... Ano daw? Ano? Nakarating... Pastor, nakarating ka na pala ng langit? Seriously, Pastor? Nakarating ka na ng langit? Parang hindi ako nakakapaniwala. According to the Bible, ang buhay na nakarating sa langit at isinama ni Jesus, mga kababayan ko, ay yung kasama niya ang naipako doon sa krus. Pastor, nagulat naman ako doon. Until din ang revelation mo. I was there 50 years ago. 50,000 years ago? Seriously? Liig nila ng mga banyaga at tayo ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hilinga. Well, ha? Tutad, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Masaya na daw siya. Meron akong accomplishment. Handang-handang makapunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven. 50 years ago? Because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas. Hala! Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Ayan. Sa kaligtasan ng kaluluwa sa buong sambayanan. Tanong ko po dito, Pastor. Ayan, kung nagliligtas po kayo ng kaluluwa, nagliligtas po kayo ng mga sinner, no? Bakit inayaan nyo po yung extrajudicial killing during that 30 days? Hindi nyo po kinundi na yung kurgura na nagaganap sa Metro Manila at San Man lugar. Eh, yun po ba yung kaloob ng Diyos nyo po? Na huwag nyo pong kundinahin yung ginawa po ni Duterte? Second. No? Second. Yung sinasabi nyo po na claimant ninyo na kayo po appointed son of God, ahayaan ko po yun. Kasi po kayo po may sabi. At gusto nyo pong ipaalam sa taong bayan yun. Hindi ko po kayo kukundinahin doon. Pero kung sasabihin nyo po, kayo po ay Diyos na, ay hindi po ko maniniwala talaga doon. Yung sinasabi nyo naman din po na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik, eh mawalang galang po, Pastor, no? Mawalang galang po, Pastor, ha? Ito lang po gusto ko sabihin, no? Lagyan nyo po ng patunay at ebidensya yung mga ganun po. Huwag nyo po isisi ng isisi sa gobyerno, no, na ang lahat na nangyayari nito ay panggigipit sa inyo ng gobyerno. That's too impossible. Alam nyo po, Pastor, nakikita ko po dito ngayon sa aking harapan at sa aking pong mga nagapakinig na nakikita po namin. Masyado na po kayo na polluted ng mga kwento po sa inyo. Ako po'y naaawa sa kalagayan ninyo, to be honest. Kasi hindi naman po yan yung dapat din yung kalagyan. Hindi naman po dapat yan na kayo po'y nagtatago. Kayo po ay maraming mga tungkulin sa ating bayan. Ngunit parang ang dating po nito, kayo po'y napapahamak at napapasubo ng dahil sa kaibigan. Diba? Ngayon po ay dahil sa sobrang ano nyo po, eh sana, Pastor, no, kung sakaling maayos, maayos to, itong problema na to, naway sana kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na baguhin yung mga nangyayari ngayon. Tuloy. Pero natatakot mga tayo? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa kanya at siya'y nasa akin. Ayan. Ikaw ay sa kanya, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin.
Yung pala yun? Ako ngayon, nag-iisa. Sana ay makalabas na. Ako isa yun sa akin. Yung pala yun.